Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ang pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Anong kaibangan ito? Hindi totoo ang video na yan! Anong nangyayari sa akin? Mateo! Ngayon na! Oo, Amara! Anong nangyayari sa akin? Anong ibinuhos sa akin? Lunurin mo ang sarili mo sa langis para magbalik ka sa anyo ng pagiging aswang Alfonso! Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko! Ikaw ang aswang na pumaslig sa kanila! Sa kangangal, Amara! Oras na ng paniningil, Tito Alfonso! Sa lahat ng kayupang ginawa mo sa pamilya ko! Sa tingin mo magtatagumpay ka? At sa tingin mo, makakatakas ka pa? Tumingin ka sa paligid mo, Tito. Lahat ng tao nakikita ang anyo mo. Kaya kahit saan ka magtago, hindi ka na makakatapak pa dito. Sir, sige na! Ulihin nyo ng kriminal na yan! Huwag kang kikilos ang masama. Mga pulis kami! Tapos na ang pagpapanggap mo, Alfonso. Magbubulo ka sa kulungan. Wala ka nang magagawa doon! Meron! Yun ay ang patayin ka! Teka, huwag mong ang gawin sa akin ang baril! Ako na yan! Akin na! Amara! Amara! Masayang naninirahan ang mag-asawang Elizabeth at Alberto kasama ang kanilang anak na si Amara. Kaya't lahat ng bagay na nais ni Amara ay natutupad. Si Amara ang nag-iisang anak na mag-asawang Elizabeth at Alberto. Kaya lahat ng nais ni Amara ay ibinibigay ng kanyang mga magulang. Nang magdiwang si Amara ng kanyang 18 kaarawan, naghandog ang mag-asawa ng isang masayang selebrasyon sa buong hasyenda. Imbitado ang lahat ng kanilang mga tauhan at mga kaibigan. Ito ang pinakamasayang araw ng kanilang anak, ang magdiwang ng 18 kaarawan. Masaya at abala ang lahat, subalit ang kasiyahan niyon ay mababalot ng kalungkutan dahil sa sasapitin ng mga magulang ni Amara. Pauwi na sana mag-asawa patungo sa asyenda nang biglang harangin sila ng mga armadong lalaki. Alberto, sinong mga yan? Hindi ko alam. Natatakot ako, Alberto. Huwag ka magpapahalata. Dito ka lang. Saan ka pupunta? Kakausapin ko lang sila, Elizabeth. Hindi. Hindi ka bababa ng sasakyan. Ano ka ba? Kailangan natin silang harapin para makadaan tayo at makaabot tayo sa kaarawan ni Amara. Pero masyadong delikado ang nais mong mangyari, Alberto. May mga armas sila. Tayo wala. Kakausapin ko lamang. Wala akong gagawin. Magtiwala ka lang. Baba! Sino kayo? Anong kailangan nyo sa amin? Wala naman. Masyado kayong matanda na. Kailangan nyo na magpahinga. Nakikiusap ako. Ako na lang. Huwag na ang asawa ko. Wala tayo sa teleserye. Para gumawa ka na ganyan sa harapan ko. Alberto! Pumasok ka sa loob. Hindi. Hindi kita iiwan, Alberto. Pasensya na. Napag-utusan lang. Sinong nag-utos sa inyo? Sa amin wala. Pero sa mga taong naagrabyado ninyo, meron. Anong ibig niyong sabihin? Masyado ka maraming tanong. Sige na, iligpit na yan. Tawagin ang mga kasama natin. Ubusin ang dapat na ubusin.
walang awang pinagpapatay ng mga hindi nakikilalang lalaki ang mag-asawang Elizabeth at Alberto sa di malamang dahilan at di rin malaman kung sino ang utak ng pagpatay. Wala namang kamalay-malay si Amara na yun na pala ang huling kaarawan na hindi niya na makakasama ang kanyang mga magulang. Kinakabahan na rin si Amara ng mga oras na yun. Sa isip-isip niya, di niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman. Lalo't ilang oras na ang nakalilipas, wala pa rin ang kanyang mga magulang. Tensyonado ka, Amara. Mag-relax ka lang. Paparating na sina tita at tito. Masama ang kutob ko, Mateo. Parang may hindi magandang nangyayari. Ipanatag mo lang ang kalooban mo. Darating sila. Hindi eh. Kinakabahan ako. Para bang may nangyari kina mama at papa. Amara, lakasan mo lang ang loob mo. Walang mangyayari kina tita at tito. Sana nga. Amara? Hello? Tito? Magkasama po ba kayo ni mama at papa? Amara, may nangyari sa kanila. Anong nangyari? Amara, wala na ang mga magulang mo. Anong wala? Habang naghihintay ako sa labas ng asyenda, dumating ang isa sa mga tauhan natin tsaka ibinalita sa akin ang pagkamatay ng magulang mo. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi patay ang mga magulang ko! Buhay sila! Buhay si na mama at papa! Magkausap lang kami kanina. Ang sabi nila, pauwi na sila. Hindi totoo ang balitang ito, tito! Dayanig ang buong pagkatao sa buhay ni Amara sa balitang narinig. Hindi niya matanggap ang maagang pagkawala ng kanyang mga magulang. Hindi niya lubos maisip kung sino ang taong gagawa ng kawalang hiyang yun sa kanyang mga magulang. Ang masayang kaarawan ay nauwi sa labis na kalungkutan. Nakidumami na rin ang lahat ng mga bisita sa sinapit ng mga magulang ni Amara. Maging sila man ay naghihintay sa resulta ng imbestigasyon at nagnanais din na malaman kung sino ang salarin at kung ano ang motibo ng pagpatay. Sir, kumusta po ang pag-iimbestiga niyo sa kaso ng mga magulang ko? Ay, sa aming imbestigasyon, hindi pong karaniwang tao ang pumatay sa mga magulang mo. Anong ibig niyo sabihin? Pagdating namin sa insidente, agad naming nakausap ang mga nakakita. At sinabi nilang aswang daw ang dumuko sa lamang loob ng mga magulang mo. Aswang? Yun ang pinaghihinalaan naming pumatay sa mga magulang mo. Ayon sa mga nakasaksi, malaking ebidensya ang nagpapatunay na aswang nga pumatay sa kanila sa pamamagitan ng mga nakitang bangkay kanina. Totoo pa ba ang aswang sa panahon ngayon? May nakakita sa krimen, maaring aswang nga pumatay sa mga magulang mo. Alam mo naman dito sa atin nagkahalat ang mga aswang at noong nakarang araw pa lang ay mga napabalik ang mga pinatay ng aswang. Hindi. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pangako namin. Mag-iimbisigyo pa kami para malaman talaga kung ano totoo at kung sino pumatay sa mga magulang mo. Amara, tahan na. Tahan na. Mateo, hindi papatay si na mama. Buhay sila. Pupunta sila sa kaarawan ko. Nangako sila sa akin. Amara. Tahala, iha. Tahala. Bakit hindi nyo sila iniligtas? Bakit wala man lang tumulong sa kanila? Bakit inayaan silang mamatay? Hindi namin alam na mangyayari ito, iha. Wala kaming alam. Sayang ang mga handa mo. Amara, tama na. Bakit? Bakit wala man lang tumulong sa kanila? Bakit?
Hindi mapigilan ni Amara ang mapaluha na kanina niya pa pinipigilan. Saka siya napaluhod sa lupa habang umiiyak. Kasabay ng pagyakap ng nobyo niyang si Mateo, hindi pa rin makapaniwala si Amara. Pero base sa nadiscovery ng mga pulis, malinaw nga na halimaw ang gumawa noon dahil wasak ang katawan ng mga ito at wala na rin ang mga lamang loob ng mag-asawa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na aswang ang pumatay sa mga magulang ko. May nakasak si Amara. Marami sila. Lahat na maaaring gawin ng mga pulis para malaman ang pumatay sa mga magulang mo, ginawa na nila. At lumalabas sa kanilang imbestigasyon, aswang talaga ang gumawa ng ganun sa mga magulang mo. Pero bakit mga magulang ko pamatay? Ang dami namang tao! Bakit sila pa? Gusto kong malaman ang pinagmula ng mga aswang na yan. Gusto ko silang patayin gaya ng pagpatay nila sa mga magulang ko. Pero delikado. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Pinapangako ko yan. Lahat gagawin ko, kahit buhay ko pang kapalit. Amara, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Naintindihan ko ang iyong nararamdaman, pero sobrang delikado ang gagawin mo. Kung ito ang paraan para makaganti ako sa aswang, gagawin ko dito. Amara, maghunos dili ka. Hindi mo alam kung anong kapamakan ang kasasapitan mo sa gagawin mo. Ano bang alam mo tungkol sa mga aswang dito? Isang beses na din akong nakaengkwentro ng mga aswang at nasisiguro ko nagpaplano ka pa lang. Naunahan ka na nila. Buo ng desisyon ko. Kaya kung hindi kayo suportado sa gagawin ko, kaya kong sarili ko. Amara. Amara. Pero iha. Huling pakiusap ko sa inyo. Sabihin niyo sa akin kung nasan ang lungga nila. Sandali lang. Diyan ka lang. May kukunin lang ako. Lakbayin mo ang kagubatan. Sa dulo nito'y makikita mo ang isang kuweba. Kapag nandun ka na, malapit ka na sa kampo ng mga aswang. Salamat, Tito. Yang mapa na yan ang makakatulong ninyo para matuntun ninyo ang lungga ng mga aswang. Hindi ko sana nais na gawin mo ang binabalak mo. Sobrang delikado ang gagawin mo. At nag-aalala ako sa kalagayan mo, iha. Kaya ko po ang sarili ko. At eto na ang tamang paraan para hindi na makapanakit pa ang mga aswang sa ibang tao. Susana kitang samahan, iha. Ulit walang mga ngalaga sa asyenda at sa mga negosyo ninyo dito. Ayos lang po dito. Gagawin ko ang lahat para matalo ang mga aswang na iyon. Sasama ako. Hindi kita pwedeng pabayaan. Isa yon sa mga pangako ko sa mga magulang mo nung nabubuhay pa sila. Salamat, Mateo. Kayo na lang ni Tito Alfonso ang meron ako ngayon. Hindi ko nakakayanin kung isa pa sa inyo ang mawala. Kala niyo pala balak na umalis. Bukas, pagsikat ng araw, gagaya kami, Tito. Mag-iingat lamang kayo palagi. Ayoko na malagasan pa ng isa ang pamilya natin. Huwag ka mag-alala. Gagawin kong lahat. Mapanatili lang ang pagpapatakbo ng mga negosyong iniwan ng mga magulang mo. May naalala ko, Tito. Nabanggit sa akin ni Papa noong nabubuhay pa sila. May tinago silang pangontra para sa mga aswang. Pangontra sa aswang? Oo, Tito. Ang alam ko, nasa likod bahay yun. Halika, samahan mo ko, Tito. Dapat talaga meron kayong ganyan sa inyong paglalakbay. Oo, Tito.
Magagamit namin ito sa paglalakbay. Teka, eto yun. Tama. Sigurado ka? Oo, Tito. Bata pa lang ako noon. Pero naaalala ko, dito mismo ibinaon ni Papa ang kagamitang panguntar sa mga aswang. Sige, Amara. Sisimulan ko ng hukayin. Sobrang lalim ng hinukay natin, iha. Nakasisiguro ka bang dito yun? Hindi ako maaari magkamali, Tito. Nandyan yun. Sige na, Mateo. Maghukay ka pa. Dito. May natutunugan ako. Ito na yata yun. Parang kahon. Teka. Ayan. Sige lang, Mateo. Yan na nga yun. Ito na nga. Sandali lang, ha. Bubuksan ko. Wow! Buntot paget. At batong puti na parang nagliliwalag sa dilim. Nakasilid lang sa plastic at may nakalagay na holy stone. Tamang-tama, dala-dalawa. Kung sakali may umatake sa atin, madali lang nating malalabanan. Tito, pakiabot nga po muna sandali. Ha? Masamang pakiramdam ko, iha. Sige ho, Tito. Umahon na ho kayo dyan. Halina po kayo. Mateo, kailangan na rin nating umalis habang may sikat pa ang araw. Iha, mag-iingat kayo, ha. Sana makabalik kayo ng ligtas. Makakaasa ka, Tito. Makakamit ko ang hustisya. Halina kayo. Itago nyo na yan. At ihatid ko kayo sa daan patungo sa lugar ng mga aswang. Mag-iingat kayo at naway magtagumpay kayo. Bagaman nagtataka si Amara sa agarang pagbabago ng kilos ng kanyang tiyuhin, ipinagkibit balikat na lamang niya dahil ang nasa isip niya, marating lamang ang lungga ng mga aswang sa pag-aakalang ito talaga ang pumatay sa kanyang mga magulang. Hindi pa sumisikat ang araw, gayak na silang umalis patungo sa bundok. Dala ang mapa at ilang mga kagamitan hanggang sa makarating sila sa isang kuweba. Pagod na ako, Mateo. Magpahinga muna tayo. Halos isang araw na tayong naglalakad. Ang layo na ng nilakad natin. Hindi ko na alam kung saan lugar ito. Kung tama pa ba ang tatahakin nating daan. Sundan na lang natin ang ibinigay sa atin ng tito mo. Ang sabi niya, kapag malapit na tayo sa kuweba, ibig sabihin nun, malapit na tayo sa lungga ng mga aswang. Tamang-tama, may maliit na kubo rito. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod na pagod ka. Sandali ngang nakapagpahinga ang dalawa hanggang sa nakatulog na si Amara sa sobrang pagod sa paglalakbay. Si Mateo naman, pilit na nilalabanan ang antok dahil sa takot na baka kung anong mangyari sa kanila kung pareho silang matutulog. Binantayan na lamang ito ng kanyang kasintahan habang mahimbing ito sa pagkakatulog. Nasaan ako? Mateo! Mateo, nasaan ka? Nasaan ako? Bakit hindi ko na alam ang lugar na ito? Mateo! Anak? Mama? Anak? Tulungan mo kami. Mama? Oo, tutulungan ko kayo. Kaya nga kami nandito. Para bigyan ng katarungan ng kamatayan niyo. Mama, anong nangyayari sa inyo? Nasaan si Papa? Bakit unti-unti kayo naglalaho? Ma, huwag kayong umalis! Pakiusap! Ma! Mama! Amara! Amara! Mateo! Sama ng panaginip mo.
na panaginipan ko si Mama at Papa. Humihingi sila ng tulong. Iyaan mo. Matutugunan mo ang kailangan nila. Kasi nandito na tayo. Malapit na tayo sa lugar ng mga aswang. Pero Mateo... Amara, kasama kita. Mabibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay nila. Salamat. Salamat, Mateo. Hindi mo ko iniwan. Kahit buhay ko pa ang kapalit gagawin ko, dahil alam ko, yun ang tama. Salamat, Mateo. Salamat at hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Ganun ang pagmamahal, Amara. Hindi kayang tumbasan ng kahit anumang bagay ang pagpapakita mo ng pag-ibig at pag-aalala sa mahal mo. May aswang, tara na. Pumunta tayo sa kuweba. Sa tingin mo ba, hindi tayo makikita ng mga aswang sa kuweba? Hindi ako sigurado, Amara. Pero kung mananatili tayo dito sa gubat, maaaring lapain tayo ng mga aswang. Malapit ng lububog ang araw, kaya natitiyak ko, maghahanap na sila ng makakain nila. Tara na! Huwag ka maingay. Tingnan mo yung Mateo. Huwag kang gagalaw, Amara. Nasisiguro ko, hindi nila tayo makikita. Pero pagkakataon na natin ito, Mateo, sila ang pakay natin. Pero kailangan natin maghintay ng tamang pagkakataon. I'm sorry. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko, Mateo. Pagkakataon na natin ito, Mateo! Ngayon na! Amara! Ang lakas ng loob niyo na pumasok sa teritoryo namin! Amara! Hindi kami natatakot sa'yo! Nagpapatawa kayong mga tao! Lumusong kayo dito sa teritoryo ng mga aswang! Lumapit ka pa! Pinili nawing magpakalayo sa mundo ng mga tao. Pero kayo itong pumapasok sa mundo namin! Ah! Sinabing huwag kang lalapit! Itong sa'yo! Tama nga, Mateo! Takot nga sila sa pangontrang dala natin! Tama na! Tama na! Saan ang lunggan yung mga aswang? Hindi ko alam ang sinasabi mo! Sasabihin mo sa akin kung saan ko matatagpuan ang lugar ninyo! Wala akong sasabihin sa'yo! Wala kayong mapapala sa akin kahit patayin niyo pa ako! Ah, ganun! Mara, hindi natin malalaman ang pinagmula ng mga aswang kung papatayin mo na siya. Hindi rin naman siya magsasalita eh. Ano pang saysay para buhayin ko siya? Ano pang hinihintay niyo? Patayin niyo na ako! Huwag mong hilingin ang kamatayan mo! Dahil nangangati na ang mga kamay ko na pumatay ng aswang na katulad mo! Ah! Sabihin mo na kung saan ko matatagpuan ang mundo ninyo! Ah! Tama na! Kung sasabihin ko sa inyo, papakawalan niyo ba ako? Tawa kong kausap at ang mga tao, minsan lang hindi tumutupad sa pangako. Oo na! Tanggalin mo na yung tinututok mo sa akin at ituturo ko ang lungga naming mga aswang! Madali ka lang naman palang kausap. Pinapahirapan mo pa ako. Kaagad na kinuha ni Amara ang pangontrang dala nila laban sa mga aswang. Ganun na lamang ang tuwa na kanyang naramdaman nang makitang tumatalab ang anting-anting na dala nila dahil sa pangontrang dala nila. Hindi sila maatake ng aswang at wala itong magawa laban sa kanila. Takot naman ang aswang na malaman ng mga ito ang kanilang lungga. Kaya ginawa nito ang lahat ng paraan para mailigaw ang dalawa. Pero dahil sa agimat na dala ni Mateo at Amara, tila baga nang hina siya at hindi niya magamit ang itim niyang kapangyarihan ng pagiging aswang. Kanina pa tayo paikot-ikot sa daan na to.
baliktarin mo ang damit mo para makita mo ang totoong daan. Anong ibig mong sabihin? Nililin lang kayo ng ibang aswang, kaya ang akala nyo ay paulit-ulit lang nakikita nyo. Hindi lahat ng nakikita nyo ngayon ay totoo. Paano kung masisiguradong nagsasabi ka ng totoo? Hindi naman talaga ako nananakit ng mga tao. Pinagbabawal ng aming pinuno ang kumatay at kumain ng mga tao. Yun ang huling hiling ng yumaon niyang kaibigan bago ito mamatay. Eh bakit kanina sumusugod ka rin? Tinatakot ko lang kayo. Ano nga pala yung sinasabi mo kanina? Ang sabi ko, baliktarin niyo mga damit niyo. Sige, magtitiwala ako sa iyo. Ayan. Teka, hindi naman tayo nakadaan dito kanina, di ba? Gaya ng sabi ko, nililin lang kayo ng isang aswang upang wala kayo sa lugar na dadaanan nyo. Hindi ko maintindihan. Ikaw lang naman ang aswang na naka-encounter namin. Hindi ko din alam, pero natitiyak ko na inaaswang kayo. Aswang ako, kaya alam ko na nililin lang kayo ng ibang aswang para hindi kayo makapunta sa paroroonan nyo. Malayo pa ba tayo? Andito na tayo. Ano nga ba talaga ang kailangan nyo sa mga aswang? Gusto naming malaman kung sino sa inyong pumaslang sa mga magulang ko. Nabigla ang isang aswang sa bihag nila dahil alam nilang wala silang pinapatay na tao dahil mas pinili nilang mamuhay sa lungga ng mga aswang na malayo sa kabiyasnan. Natangi may pambihirang kakayahan lamang na taglay ang makapapasok sa lugar nila dahil bukod sa pinakaliblib ang lugar na yun, kinakailangan nilang tawirin ang isang madilim na kuweba papunta sa lungga ng mga aswang. Pagdating nila sa lungga ng mga aswang, isa sa inyong pumatay sa mga magulang ko, kaya nandito ako para maningil. Sino sa inyong pumatay sa mga magulang ko? Nagkakamali ka yata ng pinuntahan. Hindi ako maaaring magkamali. Aswang ang pumatay sa mga magulang ko. At nasisiguro ko, pwedeng ikaw yon o isa sa inyo. Hindi mo batid ang iyong sinasabi. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa paligid. Tahimik kaming naninirahan dito nang hindi namin naiisipang kumain ng tao. Namumuhay kami sa liblib na gubat na ito. Pinili naming malayo sa mga tao. Nang sa ganon, hindi kami napag-iisipang masama ng mga tao. Gusto naming mamuhay ng normal, katulad yung mga tao. Kaya anong nag-udyok sa'yo para sabihin na mula dito sa aming angkan ang pumatay sa mga magulang mo? Ang sabi ng tito ko, aswang ang pumatay sa mga magulang ko. At nakumpirma yun ng mga pulis. Kaya huwag na kayo magsinungaling pa kung ayaw nyo magkagulo tayo! Wait a minute! Itigil nyo yan! Stop! Wala nang ibang aswang ang nakatira rito. Kaya nasisiguro ko, hindi kami ang pumaslang sa mga magulang mo. Maigpit kong ipinagbabawal sa aking mga kampol ang pagpatay at pagkain ng mga tao. Bilang isang pinuno, ipinaglalaban ko ang mundo ng mga tao gaya ng pangako ko sa iyong lolo. Kilala mo ang lolo ko? Oo, kilalang kilala ko ang buong pamilya mo. Mula sa lolo mo at sa nanay mo, at maging sa Tito Alfonso mo. Kung ganun, maaaring kilala mo ang pumatay sa mga magulang ko. Dahil sinasabi nilang aswang ang pumatay sa kanila. Nilinlang ka ng Tito Alfonso mo. Si Tito, anong ibig niyong sabihin? This is what I mean. Matagal ko nang kilala ang pamilya mo, Amara. Isa akong best friend ng yumao mong lolo. Paano nangyaring nagkaroon ng matalik na kaibigan ng aswang si lolo? Walang ibang tumanggap sa akin nung bata pa ako.
kundi ang lolo mo lang. Nalaman kasi ng buong bayan ang tunay naming pagkatao. Pero tinanggap pa rin ako ng lolo mo ng buong buo. Imbis na layuan niya ako, mas pinili niyang makipagkaibigan sa akin. Humanga ako sa lolo mo. Binigyan niya ako ng pagkakataong maging masaya at magkaroon ng kaibigang katulad niya. Dati, noong nabubuhay pa ang mga magulang ko, kumakain talaga kami ng tao. Pero simula nang makilala ko ang lolo mo, nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Ilang beses na akong sumuway sa kagustuhan ng ibang aswang na kumain ng tao. Pero dahil ako ang tagapagmana at nag-iisang magiging hari ng aswang, hindi nila ako magawang saktan. Ano ba talagang gusto niyong iparating sa amin? 7 taon ang maikasal ang lolo at lola mo. Noon ay hindi sila binigyan ng anak. Mabait na tao ang lolo mo at ang lola mo. Isa kami sa natulungan nila na makaaon sa hirap ng buhay ng pagiging aswang. At naipundar nila ang asyenda. Ngunit kahit gaano pa sila kayaman, hindi sila nabigyan ng anak. Hindi sila nabiyayaan ng anak sa loob ng 7 taon. Dahil sa wala silang anak, mula lang sila'y maikasal, humiling ang lola at lolo mo na magampo ng bata galing sa amin, si Alfonso. Hindi totoong anak ni na lolo at lola si Tito Alfonso? Tao ang ama ni Alfonso, pero nang malaman nito na aswang ang nanay niya, agad silang iniwan nito nang walang paalam. Sa labis na pagdaramdam ng nanay ni Alfonso, damatay ito pagkatapos niyang iluwal si Alfonso. Naisip namin na maaalagaan ng lola at lolo mo si Alfonso lahat ng mga bagay na gusto ni Alfonso noon. Nung tumungtong ito ng 5 taong gulang, ay naibibigay sa kanya ng lolo at lola mo. Pero hindi niya akalain, bigla silang mabibiyaan ng tiyosong isang anak, tunay nilang anak. At yun ay si Mama? Oo. Ang iyong inang si Elizabeth, nang lumaki silang dalawa, mas pinalaga ng lola at lolo mo ang tunay nilang anak. Binigay nila ang lahat ng kagustuhan niya. At nawalan sila ng atensyon kay Alfonso. Habang lumalaki sila, mas nakikita ni Alfonso na mas mahal ng lolo at lolo mo si Elizabeth kesa sa kanya. Hanggang sa nalaman ni Alfonso ang kanyang tunay na pagkatao nang magkaroon sila ng alita ng iyong lola. Nalaman din ni Alfonso, bago mamatay ang lola at lolo mo, wala silang iniwan sa kanya kahit isang sentimong pamana. Napuno ng galit at inggit ang puso ni Alfonso. Kaya naisipan niyang patayin ang mga magulang ko? Oo, siya ang pumaslang sa mga magulang mo. Teka, kaya pala alam niyang aswang ang pumatay sa mga magulang ko? Oo. Ibig sabihin, sinadya ni Tito Alfonso na ituro kayo dito para kayo ang pagbintangan ko sa pagkamatay ng mga magulang ko. Para mawala ang simpatsya sa kanya ng mga pulis. Maaari sa pagkakataong ito, masusolo niya ang mga naiwan ng mga magulang mo para sa'yo. Nililang kayo ni Alfonso upang ang galit mo ay mapunta sa mga aswang. Kayong siya mismo ang may gawa ng katarantaduhan. Tutulong kami bilang isang kaibigan ng iyong pamilya. Maaari kayong tumuloy dito sa aming tahanan upang mapagplanuhan ang pagbabalik ninyo sa asyenda. Kailan niyo balak bumalik ng asyenda? Sa susunod na linggo. Bakit? Nakarating na pala sa amin ang balita na si Alfonso nga ang nagahari sa asyenda at ang ibang tauhan ng mga magulang mo ay sinibak niya na. Pinalitan niya mga tauhan niya. Wala siyang kasing sama. Sinisigurado ko sa kanya na pagsisisihan niya ang lahat ng kahayupan niya. Halika, pumunta tayo sa lugar kung saan nagkakilala kami ng iyong lolo. Dito, sa puno na ito, nakilala ko ang lolo mo
Tinulungan niya ako sa mga tao. Nang malaman ng mga tao na isa akong aswang, sumugod sila sa akin. Akala ko ipapatayin nila ako. Pero humarang ang lolo mo. Tinulungan ako. Ganun nga siguro kabait si lolo. Hindi ko na kasi siya naabutan. Bata pa lang ako nang mamatay sila. Oo, iha. Bata ka pa noon. Lagi akong nakasubaybay sa inyo. Gaya ng pangako ko sa lolo at lola. Pero ang ginawa ni Alfonso, hindi ko malang naabutan. Anong ibig niyong sabihin? Nakarating sa akin ang balitang pagpatay ni Alfonso sa mga magulang mo. Kaya dali-dali akong pumunta sa pinangyarihan. Pero ang mga pulis lang ang naabutan ko. Gusto ko sisihin ang sarili ko dahil wala mo lang akong nagawa para iligtas ang mga magulang mo. Malabag, siya din ang kumain ng lamang loob ng mga magulang mo. Pero gumawa pa rin siya ng paraan para ang simpatya ng mga pulis sa amin isisi. Wala kayong kasalanan. Kung meron mang dapat sisihin, si Tito Alfonso yun. Ang sama niya. Ang sama niya talaga. Pero may magagawa sana ako kung naabutan ko lang sana ang pangyayari. Magkakaroon sana ng enkwentro ng kapwa mga aswang. Hindi na natin may babalik pang nangyari. Pero kaya nating pigilin ang paghasik ng lagim ni Tito Alfonso. Tutulong ako. Pangako. Poprotektahan ko kayo kahit hindi ko man yung nagawa sa mga magulang mo. Titiyakin kong mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Maraming salamat sa inyo. Ang akala ko noon, lahat ng mga aswang ay masasama. Tulad din yung mga tao, may masasama at may mabubuti. Gaya naman sa aming mga aswang, sinisikap ko lang na pangalagaan ang kabutihan kaysa gumawa ng masama. Ito ang langis na sinasabi kong ang langis na ibibigay ko. Yun ang ibubuhos mo kay Alfonso para bumalik siya sa inyong aswang. Bari mo itong gamitin sa pagsapit ng dilim. Hindi ko lang maintindihan kung bakit niyo ito ginagawa. Dapat si Alfonso ang kinakampihan niyo laban sa aming mga tao. Dahil kalahi niyo siya. Hindi dahil kalahi namin si Alfonso. Kayang-kaya namin sigmurain ang ginagawa niya. Hindi kami ganong kasama tulad ng iniisip niyong mga tao. Gusto naming mamuhay ng normal katulad ninyo. Nagkataon nga lang na magkaiba ang ating mga mundo. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Sapat na sa akin na ang mabigyan ng leksyon sa Alfonso. Yon ang paraan ng aking pagpapasalamat. Dahil ayokong dumami pang katulad niyang naghahasik ng dilim sa mga tao. Nagpasya si Mateo at Amara sa alok ng pinunong aswang. Ilang buwan din ang ginugol nila sa lungga ng mga aswang. Mahanap lang ang tunay na pumatay sa kanyang mga magulang. Subalit, dito niya na natuklasan ang totoong kulay at pagkatao ng tiyuy niyang si Alfonso. Madami siyang natutunan sa mga aswang at doon niya rin napatunayan na may mga mababait din pala talagang aswang at meron ding masasamang aswang. Hanggang dito na lang muna kami. Mahihirapan kami makabalik kung dediretso pa kami sa baba. Lalo pa ngayon, medyo maliwanag ang taan. Mahirap sa aming mga aswang. Ang lakas lang namin ay tuwing gabi. Maraming salamat po sa pagatid sa amin. Yan ang daan patungo sa lugar ninyo. Dito naman ang lugar kung saan kami namubuhay. Kung sino man ang taong magbabalak na lumagpas sa daan na yan sa pagitan ng mundo ng tao at ng aswang, kapag nakapasok sila rito, mahihirapan silang tumawid. Pero kami, hindi. Dahil may kapangyarihan kaming itim na mahika ng pagiging aswang. Ito rin po ang daan na tinuro ni Tito Alfonso patungo sa lugar ninyo. Dahil tuso si Alfonso, hindi niya kayo inihatid o kahit man lang tumawid dito. Dahil alam niya, may hirapan siyang makabalik sa lugar ninyo. Nang walang pahintulot ang pinuno ng mga aswang at ako ang pinuno. Nililang niya kayo sa daan
na alam niyang hindi kayo makababalik sa lugar ninyo. Pero dahil magkaibigan na tayo, kayang-kaya kong buksan ang lagusan na yan. Kaya makakalabas kayo dyan. Wala talaga siyang awa. Lahat ng ginawa niya ay babalik sa kanya. Ipinapangako ko yan. May tiwala ako sa iyo. Alam ko makakaya mo yan, iha. Ikaw ang nag-iisang apo ng lolo mo. Kaya natitiyak ko tulad niya. Matapang kang tao. Kaya mong manindigan sa sarili mo. Salamat po. Hanggang sa muling pagkikita. Hindi ko maipapangakong magkikita pa tayong muli. Pero dumating man ang araw na yon. Sana natalo mo na si Alfonso. Makakaasa kayo. Maraming salamat po uli sa inyo. Walang anuman. Sige na. Umalis na kayo. Para hindi kayo abutan ng gabi sa daan. Buo ang pag-asang mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Tuluyan ang nilisan na magkasintang Amara at Mateo ang lungga ng mga aswang. Sa pag-aakalang naruroon nga ang tunay na pumatay sa kanyang mga magulang. At ngayon niya lang nalaman na ang tunay palang salarin ng pagkamatay ng kanyang mga magulang ay ang tiyuhin niyang aswang na kasama niya pa sa kanilang mansyon sa asyenda. Amara? Yes, Tito. Ako nga. Oh, kumusta ang lakad ninyo? Wala bang nangyari? May dapat bang mangyari, Tito? Wala bang masamang nangyari sa inyo? Nagbibiro lang po ako, Tito. Wala naman pong nangyari sa amin. Sa awa po ng Diyos. Nakaligtas kami sa mapanlinlang na aswang. Nakaharap niyo na ang mga aswang? Nagkaroon ng malaking gulo nung nakaharap namin sila. At tama kayo, mga aswang ang pumatay sa mga magulang ko. Nakilala mo ba kung sinong pumatay sa mga magulang mo? Hindi na importante kung sinong pumatay sa kanila. Ang importante, nakaganti ako sa kanila. Paano nakaganti? Mahabang kwento dito. Pero ang mahalaga ngayon, ligtas na kami. Tsaka naisip ko, kahit anong paghihiganti ko para sa mga magulang ko, hindi ko na may babalik pang buhay nila. Tahan na, iha. Ali kayo. Maghahanda ako na makakain ninyo. Salamat, Tito. Buti na lang at nandito ka para magpatakbo ng negosyo ng mga magulang ko. Walang anuman yun, iha. Alam mo naman, para sa pamilyang ito, lahat ay gagawin ko. Ano nga palang nangyari? Binihag kami ng mga aswang na mapag-alaman nila ang aming pakay. Ilang buwan din bago kami nagkaroon ng pagkakataon na tumakas. Mabuti naman at nakatakas kayo sa kamay ng mapanakit ng mga aswang na yon. Kaya nga po eh, nagpapasalamat pa din kami sa Diyos at walang masamang nangyari sa amin. Ikaw, Tito, kumusta ka nga po pala? Kumusta rin ang negosyo? Ayun, okay lang naman. Maayos naman ang takbo ng negosyo. At nakausap ko kanina yung isa sa mga nais maging partners ng ating negosyong palayan. Mabuti naman kung ganun, Tito. Napag-isip-isip ko nga din pala na ikaw na rin lang ang mamahala ng asyenda. Oh, bakit? Saan ka pupunta? Dito lang ako dito. Hindi ko kasi matatapos ang pag-aaral ko kung ako po ang mamamahala ng asyenda. Masyado pa po akong bata para sa ganyan obligasyon na iniwan ng mga magulang ko. Naisip ko, dahil isa ka rin sa pinagkakatiwalaan ni na mama at papa, ikaw na lang ang tatay yung tagapamahala ng negosyong naiwan nila. Iyon po ay kung okay lang po sa inyo. Nako, oo naman, iha. Pasasan ba't kapatid ako ng nanay mo kung hindi rin lang naman kita tutulungan para dyan? At nagpapasalamat ako sa pagtitiwala mo sa akin. Sa susunod na araw, aayusin ko na po ang mga papeles. Gusto kong ipangalan na sa inyong lahat para makabawi man lang din ako sa kabutihang ginawa mo para sa amin. At ipagdiriwang natin ang pagbibigay ko sa inyo ng basbas
bilang tagapagmana ng asyenda. Maraming salamat, iha. Hindi kita bibiguin. Sige po, tito. Magpapahinga na po muna kami ni Mateo. Sobrang napagod po kami sa aming paglalakbay. Kailangan muna naming makabawi ng lakas. Babawi kayo ng lakas, ha? Sige, kung ano man lakas ang babawiin ninyong dalawa, i-enjoy nyo lang. Bawiin nyo lang. Dahil sa plano ni Amara, hindi niya agad sinumbatan ang tsuhin dahil pinagplanuhan ito na makaganti sa ibang paraan. Naisip din ni Amara na kung susumbatan niya agad ang tsuhin, baka balakin itong ipapatay din siya. Alam niyang delikado ang plano ng kasintahan, subalit wala naman siyang magawa kundi suportahan ang kasintahan. Wala rin itong ibang hangad kundi ang mapasaya ang babae para sa kanya ang pagkakaroon ng ustisya sa pagkamatay ng mga magulang ng kasintahan ay paraan niya para mapasaya ang kasintahan. Kinabukasan, inayos na ni Amara ang lahat ng papeles na kinakailangan niyang pirmahan upang maging ganap na tagapagmana si Alfonso sa asyenda at sa negosyo ng kanilang pamilya. Tito, nakahanda na po ang lahat ng mga papeles. Nakausap ko na po ang abogado para mas mapadali ang paglipat sa pangalan mo ng mga negosyo. Maraming salamat, iha. Hayaan mo't gagawin ko ang lahat para mapanatiling maayos ang lahat ng negosyo iniwan ng mga magulang mo. Walang anuman, tito. Ang gusto ko lang po, maging maayos ang takbo nito para man lang sa alaala ng mga magulang ko. Napakabuti mong anak. Manang-mana ka sa nanay mong si Elizabeth. Nakakalungkot nga ng isipin sa murang edad niya'y maaga siyang nawala sa atin. Kaya nga po, tito. Kung bakit ba naman kasi nabuhay pang masasamang tao o aswang. Walang kaalam-alam ang aswang na si Alfonso. Sa ibang plano ng kanyang hilaw na pamangkin, paniwalang paniwala ito na ibibigay ng kanyang pamangkin ang ari-arian ng mga magulang nito. Kaya buo ang kanyang loob na harapin ang mga tao para tanggapin ang inaasam-asam na ariin ang negosyo ng mga magulang ni Amara. Bagay na matagal niya ng inaasam-asam. Sukdulang talikuran nito ang pagiging asawang. Maangkin lamang ang ari-arian ng mga taong umampun sa kanya. Wala itong kaalam-alam. Nakipag-ugnayan na sa mga pulis si Amara para sa gagawing paghuli sa kanya. Ang buong akala niya sa big announcement para sa kanyang pag-angkin sa ari-arian nila Amara. Nang mga oras na yun, nakapag-issue na rin ang judge ng warrant of arrest para kay Alfonso. Matibay ang mga ebidensyang nakalap para mapatunayang siya nga ang pumatay sa mga magulang ni Amara. May isang concerned na tao na nagbigay sa amin ng video niyan. Hindi na nagpakilala. Nakunan niya ng video ang mga pangyayari. Kaya lang sa takot niya sa aswang, itinago niya ang video niyan sa mahapong panahon. Saan ko makakausap ang taong nakakuha ng video na yan? Ikinalulungkot po namin, ma'am. Walang makakalam kung sino man ang bigay niyan. Ang mahalaga, meron na tayong ebidensya tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Iniintay na lang namin mag-issue ang judge ng warrant of arrest para kay Alfonso. Hindi. Meron na tayong matibay na ebidensya na magdidiin sa kanya upang dakpin siya at pagbayaran sa kanyang kasalanan. Huwag niyong pangunahan ang nais kong plano. Gusto kong malaman ng mga taong tunay niyong pagkatao. Bukas ng gabi, gaganapin ang seremonya at doon malalaman ang lahat.
Pinanabigan ni Alfonso ang mga araw na darating, lalo na ang formal na announcement ng paglilipat sa pangalan niya ng mga ari-arian nila Amara. Silaw na silaw ang aswang sa kayamanan na kanyang makukuha. Ito rin kasi ang iniisip niyang paraan para sa asyenda niya dalhin ang mga binibiktima niya. Sa isip ni Alfonso, yun ang paraan niya para maitago ang kanyang ginagawang panginginain ng mga buhay na karni ng tao bilang aswang. Pustorang pustora sa Alfonso na mga oras na yun, sa araw nagaganapin ang nasabi ng big announcement. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago natin simulan ang seremonyang ito, nais kong magpasalamat sa mga trabahador namin na nananatiling tapat sa amin kahit wala na mga magulang ko. Nais ko rin magpasalamat sa inyo dahil kahit hindi niyo sabihin, alam kong nag-aalala kayo para sa akin. Hindi ko man makamit ang ustisya para sa mga magulang ko. Alam kong may paraan ng Diyos para magbayad ang may gawa nito. At ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang aking tagapagmana, ang taong tumulong sa akin para ipagpatuloy ang negosyo, ang taong laging nandyan para suportahan ako. Walang iba kundi si Tito Alfonso. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ko talaga inaasahan na gagawin ito ng aking pamangkin bilang tagapagmana ng asyed at ng iba pang negosyo ng yumao kong kapatid na si Elizabeth. Pero gagawin ko ang lahat para mabanatiling maayos ang pagpapatakbo ng negosyo. At bilang pasasalamat ko sa inyo, Tito, may hinihanda akong sorpresa na tiyak ko na magugustuhan mo. Baba! Sino kayo? Anong kailangan nyo sa amin? Wala naman. Masyado kayong matanda na. Kailangan nyo na magpahinga. Nakikiusap ako. Ako na lang. Huwag na ang asawa ko. Wala tayo sa teleserye. Para gumawa ka na ganyan sa harapan ko. Alberto! Pumasok ka sa loob. Hindi. Hindi kita iiwan, Alberto. Pasensya na. Napag-utusan lang. Sinong nag-utos sa inyo? Sa amin wala. Pero sa mga taong naagrabyado ninyo, meron. Anong ibig niyong sabihin? Masyado ka maraming tanong. Sige na, iligpit na yan. Tawagin ang mga kasama natin. Ubusin ang dapat na ubusin. Alfonso, maawa ka. Maawa? Naawa ka ba sa akin? Nang dahil sa'yo wala akong mana mula sa mga magulang mong sobrang galing. Sobrang kuripot. Sana'y hindi ka na lang nabuhay sa mundo. E di sana, lahat ng ari-arian ng mga magulang mapupunta sa akin. Kapatid mo ko! Ampun lang ako. At alam mo yan, sige na, tapusin na yan. Wasakin ang lamang loob niyan at kainin ninyo. Anong kaibangan ito? Hindi totoo ang video na yan. Anong nangyayari sa akin? Mateo! Ngayon na! Oo, Amara. Anong nangyayari sa akin? Anong ibinuso sa akin? Lunurin mo ang sarili mo sa langis para magbalik ka sa anyo ng pagiging aswang, Alfonso! Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko! Ikaw ang aswang na pumaslag sa kanila! Sa kang hangal, Amara! Oras na lang paniningil, Tito Alfonso! Sa lahat ng kayupang ginawa mo sa pamilya ko! Sa tingin mo magtatagumpay ka? At sa tingin mo, makakatakas ka pa? Tumingin ka sa paligid mo, Tito! Lahat ng tao nakikita ang anyo mo! Kaya kahit saan ka magtago, hindi ka na makakatapak pa dito! Sir! Sige na! Hulihin nyo ng kriminal na yan!
Huwag kang kikilos ng masama. Mga pulis kami. Tapos na ang pagpapanggap mo, Alfonso. Magbubulo ka sa kulungan. Wala ka nang magagawa doon. Meron. Yun ay ang patayin ka. Teka, huwag mong agawin sa akin ang baril. Ako na yan. Akin na. Amara! Amara! Mabilis na kumilos si Alfonso. Sa bilis nito, naagaw niya ang baril ng isang pulis na malapit sa kanya. Walang ano-ano'y binaril nito ang pamangkin dahil sa sobrang galit nito sa babae. Agad namang natumba si Amara namang oras na yun. Agad din namang rumisponde ang mga pulis. Walang ano-ano'y pinagbabaril din nito si Alfonso na bumulagta sa sahig ng mga oras na yun. Samantala, hindi na rin mapigilan pa ni Mateo na huwag maiyak sa sinapit ng kanyang kasintahan. Niyakap niya ito na mahigpit sa pag-aakalang patay na ang kanyang kasintahan. Amara! Amara, gumising ka! Nangikiusap ako! Gumising ka! Loko! Na please lang to, Mateo! Mabubuhay ako! Pangako ko yan! Asa na si Tito Alfonso? Ayan na siya. Nakihinata siya sa sahig matapos kanyang barilin. Pinagbabaril din siya ng mga pulis. Sir, dadalhin na natin sa ospital si Madam. Amara, lumaban ka. Magpapakasal pa tayo. Hindi pa ako mamamatay, Mateo. Mabubuhay ako at pakakasalan kita. Mahal na mahal kita, Mateo. Mahal na mahal din kita, Amara. Sir, pasensya na. Pero kailangan na po natin dalhin si Madam sa ospital bago pa siya maubusan ng dugo. Matapos ang madugong bakbakan, dinala sa ospital si Amara. Sa awa ng Diyos, ligtas siyang naisalba ng mga doktor. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman niyang 5 putok ng baril ang inilabas kay Alfonso, kaya't hindi na ito nabuhay. Hindi nagtagal, dumating ang masayang sandali sa buhay ng dalawa, ang kanilang pag-iisang dibdib. Ikinasal si Mateo at Amara. Hindi na rin nila nakausap o nakitapang muli ang pinuno ng mga aswang. Laking pasasalamat ni Amara sa mga ito. Dahil sa kanila, nalaman niya ang plano ni Alfonso at agad niya itong napigilan. Naging masaya ang pamumuhay ni Mateo at Amara kahit daladala nila ang bangungot ng mga pangyayari sa kanilang buhay sa piling ng aswang. Shout out time! Magbabasa po tayo ng ilang mga mensahe po ninyo sa ating latest upload. Magandang umaga po, Dark Shadow. Kumusta po kayong lahat? God bless you po, Idol. Shout out po riyan sa Valenzuela from Puerto Galera Oriental, Mindoro. And Beloy Sibilla, Raul Mandirigma, Ronde Espirito, Oliver Sutil, Nonoy Panisan, maraming salamat po sa inyong idol. Mabati lang po kami mga driver ng jeep dito sa Blooming Street, Dimasalang. Mabuhay po kayong lahat. Ang pagbati po mula kay Ryan Valenzuela. Shoutout po kay Janet Salanaya, Rose Josa, Annabel Del Pedro, Lena B, Belen Malbas, Raisa Idoria, Christine Elaine Bajo, Iverson Reyes, Rosana Mireyes, Tawakot Histories, Christina Bahe, Yolanda Fabregas, Midnight Blue, Ellen Aclain, Bergie Gentiles, Mary Grace Radobek, Candida Dibulacos, Elizabeth Aslabitingan, Mark Huluboy, Elizabeth Dakels, Raisha Sigera, Raisha Sigerbas, Edeline, Catherine Patingalo, Imelda Pascua. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout. Maraming salamat po. Narito na po ang aming bloopers. Sir, kumusta po ang pag-iimbestiga niyo sa kaso ng mga magulang ko? Sasagutin kita, pero unawain mo. Para-parehas lang kaming paos, nag-daddy mo. At tag-tito mo. At ganoon din sa pamatay sa... ayon sa aming investigasyon, hindi pa...
Hindi ko alam kung paano mapapaniwala ang sarili ko na aswang ang pumatay sa mga magulang ko. Kung sarili mo naman ang papaniwala, ay nasa iyo naman yun. Sarili mo eh. Lakbayin mo ang kagabutan. Lakbayin mo ang kagubatan. Sa dulo nito ay makikita mo ang isang kuweba. Kapag nandun ka, malapit ka na sa kampo ng mga aswang. Salamat, Tito. Di ba aswang ang pakay natin? Bakit tayo nagtago dito? Lumabas tayo. Harapin natin sila. Pero di ano? Daila, ganyan mo dialog. Pagkakataon na natin tumatiyo. Alamahin ka niya. Hindi, tiga. Ay, salamat. Tigano ko lang. Hindi siya nag-react. Tigano ko lang ta. Tiga-adlib ni ta. Anong kwento? Sige. Pagkakataon na natin tumatiyo. Ngayon na! Amara! Nalasampan ako. O, yun yan. Inilalawag mo. Ang lakas ng loob niya na pumasok sa teritoryo na... Hindi kami natatakot sa'yo. Mabay ko kaya kayang garal-galo ng boses ko. Dahil mo na garal ka. Ngayon mo yun na to. Ang lakas ng loob niya na pumasok sa teritoryo. Pero kami, hindi kami mahirapan. So, dapat sabihin mo to. Yung sinasabi ko na, nag-re-record na. Sorry. Nag-re-record na ka rin. Nag-re-record na. Ay, ano pa nung record gusto kaya na? Nag-re-record niya lang.